Kasama ko po ngayon ang isa sa mga naturopathic practitioners natin sa main office ng Healing Galing, si Mrs. Glyza Jimeno. Happy healing morning, Glyza! Happy healing morning po, Doc. Buntis na po ako. Ayan, kitang-kita ko ng ebidensya mo, Glyza. Successful po ang pagsasaayos ni Glyza Jimeno ng kanyang kondisyon, no, na maaring marami rin po sa kababaihan ang nakakaranas ang PCOS or Polycystic Ovarian Syndrome. Pero Glyza, para matuto yung mga kababaihan na may ganong kondisyon katulad ng naranasan mo, balikan natin yung kwento na yon, no? Bibigyan ko lang sila ng backgrounder. Dahil si Glyza po ay ilang taon na kayong kasal ni RJ? 5 years po. Magsi-6 years na. Oh, pa-6 years na. Ngayon pa lang nabunti si Glyza, no? Pero hindi po niya alam nung una na may PCOS siya, di ba? Apo. Wala kang idea? Wala po. Wala po talaga akong idea na may PCOS po pala. Ayun. So akala mo lang natatagalan ka magbuntis? Apo. Bali kasi, Doc, nung 2011 po, yun po yung first year na kasal po kami ni RJ. Ah, okay. Tapos, nabuntis po ako noon nung pong first year. Agad-agad, first year pa lang. Nabuntis po ako noon. Kaya lang po, nag-PT lang po ako noon. Then, din na po ako nagpa-check sa doktor. Uh-huh. Bali, nag-positive lang so, po positive siya. So, positive na. Okay ka na. Hindi ko naman po alam na may mga masiselan po palang magbuntes. Akala ko po pagbuntes, dire-diretso na po yun. Oo. At ito po yung panahon na hindi pa naturopathic practitioner si Glyza. Opo, 2011 po yun. Tapos, okay. Nagbiyahe po ako, pauwi po ako ng probinsya. Pagbalik ko po ng Quezon City, doon na po, nag-start na po na mag-spotting po ako. Hindi ko po pinansin kasi sabi po nila... Natagtag ka eh. Opo, may ganun daw po na nagbabawas. Yun daw po yung mga sinasabi na may konti po talagang dugo na lalabas sa inyo. Hindi ko po pinansin. Okay. Okay. Tapos, mga ilang araw, dire-diretso po siya. Ang pagdurugo. Ang pagdurugo ay bleeding po. Na talaga. Every time po natatayo ako, pero pag nakahiga po ako, wala naman po siyang ganon. Wala po siyang dugo. Wala tapos lumalabas pagka, sa dugo. Pag na, tumatayo na po ako, naglalakad na ako, yun na po, lumalabas na po. Then, nung pong pang 10 days ko noon, tanda-tanda ko umabot po yun, ng 10 araw. Hindi pa po ako nagpapacheck kasi sabi po nila, normal lang daw po yun na ganon. Sabi-sabi. Kasi hindi ka kaagad pumunta sa doktor. Okay, Tapos, nung pong pang 10 days ko noon, yun na po yung pinakamalakas na parang hindi ko talaga po kaya magdamag. Parang umiihi ka na ng dugo. Konting kilos ko lang po noon, talagang lumalabas na po siya. At hindi na kulang na ang ordinaryong sanitary napkin. Hindi na po ubra yung napkin lang. Hindi na kaya. Nagpadala ka na sa ospital? Hindi pa rin po ako nagpadala. Hindi pa din? Opo. Hindi pa rin po ako nagpadala sa ospital noon kasi ako lang po noon sa bahay. Nasa trabaho po yung asawa ko noon. So, wala po akong makakasama. Okay. Tapos, yun po, nung lumabas naman po yun po yung naging maganda na po yung pakiramdam ko. Kasi paano lumabas? May mga white po na lumalabas, tapos may mga buong dugo po talaga. Ah, yun na, buong dugo. Okay. Na parang hindi naman po talaga menstruation. Dapat hindi ka nagkakaroon ng menstruation kasi buntis ka nga. Opo. So, na-realize mo ba noon, Glyza, na nakunan ka na? Parang gano'n na po yung tumatakbo sa isip ko noon. Tapos tumatawag po ako sa nanay ko. Tinatanong ko po kung ano po yung nangyayari sa akin. Tapos sabi po niya, magpahinga nga daw po ako. Ganyan-ganyan po. Tapos yun po, nung pong sumusunod na araw naman, nawala na naman po yung ano niya. Yung pagdurugo. Pagdurugo niya. Then, sunod po na buwan, nagka-menstruation na po ako. Kaya naisip ko po na ano... Hindi ka na pala buntis. Hindi na po ako buntis. So, mga ilang buwan yon na nauna kang nabuntis? Mga 2 months po. Mga 2 months po. Din. Ganun okay. Lang po siya. Pero yung nag-spotting ka on the second month na? Opo. On the second month na po yon. Tapos, ayun na po, yung sunod na buwan after ko po na dinugo, sabi po nila, pag niregla na daw po ng susunod na buwan, ibig sabihin, marinis na po na ilabas ko okay. Naman daw po lahat. So, hindi na talaga nagpunta sa ospital? Hindi na po ako nagpunta sa ospital. Anyway, nung unang taon nyo na mag-asawa kayo, sabi mo pang-anim na taon na ngayon, no? Nung sumunod na taon, nabuntis ka ba ulit? Apo, year 2015 po yon. Ang sumunod? Apo. From 2011, yung sumunod na mga taon, hindi ka na nagbuntis. Hindi na po. Hanggang 2015 na. Apo, hanggang 2015 okay. Naman. Yun pong sa 2015. Nasa healing galing ka na nun. Apo, nasa healing galing na po ako nun. Yun naman po, nawala naman po siya ng heartbeat. 2 months, tapos nagpa-check up ka na. Ito yung nagpapa-check up ka na sa OB-GYN mo. Apo, yun po yun. Tapos,
habang nagbubuntis po ako noon, sabi po niya, weekly, kailangan monitoring daw po. Kasi unang check po, mabagal daw po talaga yung heartbeat niya. 6 weeks, 7 weeks pa lang po ako noon. Pagka naman daw po tumatagal na, bumibilis naman daw po yung lumalakas na yung heartbeat. Okay. So, nung pong sunod na linggo na dapat magpapa-check up po ako noon, kaso mahal na araw naman po noon. Wala pong ano, wala po yung OB, wala po yung Okay. So, hindi pa ako nakapunta. Na-delay ang consultation. Tapos, sunod po na week, nagpa-check po, yun po na wala na palang heartbeat. 1 week na daw po palang walang heartbeat. Oh, na-check po na nung absent si Doc o wala siyang clinic, eh hindi na pala tumitibok ang puso ng baby mo. Okay, so after that, ni-raspa ka na. Opo, kaya kasabi po nung doktor, kailangan na daw po kong i-raspa kasi 1 week na daw po siyang walang heartbeat. Hindi pwede na nananatili ang patay na fetus, no? Opo. Sa loob ng sinapupunan ng nanay, kaya niraraspa po ito sa ospital. Otherwise, malalason po ang nanay, no? Magkakos po ng infection yon. Ano, nung na-check up lang, tsaka lang po sinabi na, ano, na wala nga daw pong heartbeat. Okay, so yung 2 months na yon tinanggal na. Opo. Na baby, no? After that, ano naman ang ginawa mo? Tapos, siyempre, hindi kayo titigil mag-asawa na hanggat hindi kayo nagkakaanak. Opo, okay. Yun nga po. Nag-leave po ako nun sa trabaho, nagpahinga po ako, tapos nag-start po ako na... Kasi dati po, no, na tinutulugan po namin ni RJ, yung kutsyon lang po sa sahig. Ay, nako, walang paa ang kutsyon. Ayun, bawal po sa atin yun. Opo, tapos... yun nga, baka nalamigan din po ako, napasokan po ako ng lamig noon, tapos bumili po kami ng ano... ng kompletong kama. Kama kasi para nga po, syempre po, nag-workout po kami na mabuntis. Tapos po noon, nag-steaming po ako, nag-vaginal steaming Ayun, katulad ng tinuturo natin sa mga pasyente. Pero that time ba, na-diagnose ka na PCOS pala? Hindi pa po ako na-diagnose kasi nabuntis po ako noon, nagpahinga lang. Tapos, noon pong nito lang po, nung 3 buwan po akong hindi nagkaroon ng menstruation. Akala mo, buntis ka na naman. Opo, nag-PT po ako noon, nag-positive po siya, kaya akala ko po noon, buntis na. Tapos, pangatlo yon. Pangatlo na po Okay. Tapos po, nung nag-positive po siya, pero malabo po yung line. Inulit ko po after mga 2 weeks, hindi na po siya nag-negative na po siya. Tapos ilang beses ko pong tinry hanggang sa nagpa-check na po kasi hindi po ako nagkakaroon ng menstruation. Okay. Tapos pag-check po, yun, wala pa nga rin daw po. Then doon na po nalaman na polycystic po. So hindi ka pala buntis doon sa 3 months na yun na delayed ka. At PCOS na. PCOS na po. Polycystic ovarian syndrome. O, parehong ovaries mo ay may mga itlog na nabubugok. Opo, yun ang ibig sabihin po nung bilateral na yon. So, ano ang recommendation ng OB-GYN mo noon? Yun po yung sabi po niya sa akin, mag-take po, may pinainom po siya sa akin na para magkaroon po ako ng menstruation kasi hindi po ako nagkakaroon. Oh, na almost 3 months na po ako hindi nagkakaroon ng menstruation. Doon na po yung lumalabas ng mga tigawat. Ayan. Tapos, opo, kasi mainit, parang mainit po yung ano. Yung imbis na sumingaw yung init sa pamagitan ng regular monthly period, sumisingaw sa mga breakout sa mukha. Opo, ganun po. Tapos parang medyo lagi rin po mainit ang ulo. Ganun po. Kasi irritable ka na noon. Irritable na po ako noon. Tapos mainit ang pakiramdam mo talaga. Opo, mainit po yung pakiramdam ko noon. Tapos po may mga pinapainom po sila. Sabi po kasi na polycystic, hindi nga daw po lumalaki yung egg cell parehas po doon sa ovary. Kaya may pinapainom po sila sa akin noon na gamot para lumaki po yung ano yung egg cells. Okay. Tapos may mga tendency daw, may mga pagkakataon din daw po na kahit lumalaki siya, di naman daw po siya pumuputok o dumadami. Okay. Para mag-swim. Opo, may mga ganun po. Kaya kung hindi man daw po yun dumami, may papainom pa rin daw po na gamot. Okay, ganun, so ininom mo yun, yung mga sinabi ni Doc. Nag-try po ako maggamutan ng 3 months. Okay. Pero wala pa rin po. Hindi pa rin. Wala pa rin. Yun na po yung pagkakataon na kinausap na ako ni Glyza at di ko po kasi napapansin ang mga kasama ko sa main office ng Healing Galing dahil most of the time, inaasikaso namin yung mga pasyente na pumupunta sa atin. Pero magandang ehemplo po itong natutunan kay Glyza. Nung sinabi ko po na bakit hanggang ngayon hindi pa tumatalab yung iniinom mo sa OB-GYN, sabi ko, subukan na natin mag-Healing Galing ka na. No? Alam niyo po ba na bukod sa pahinga, no?
yung ating healing food tablet, yung po ang ininom ni Glyza. Gaano karami ang ininom mong healing food tablets? 10 tablets po ako noon, 3 times a day po ako umiinom. Okay. Kasabay ng breakfast, lunch, and dinner. Okay. Minsan po, nagme-merienda pa. Ganun. May pang-apat pa. Opo, 5-5 piraso, gano'n. Pero okay, kadalasan po, take 10 po yung iniinom po. Okay. Tapos, nagpa-JJ steaming ka? Vaginal steaming po. Okay. Tapos, nag-haplos ka rin ng healing galing oil? Opo, nag-haplos. Minsan po, si RJ po, yung asawa ko po. Opo, talaga naman ah. Siya po yung nag-haplos. Tinutulungan ka niya? Tinutulungan po niya ako mag-heal. Tapos sinasabi ko rin po na maghilot din po siya. Sa sex chakra niya? Ganun okay, din po. Sabay kayo. Sabay na rin po kami nag-heal. Okay, para yung manggagaling na sperm cell sa kanya na tatagpo dun sa egg cell mo, parehong malusog. Okay. Kaya mas maganda na pareho kayo ay ano, healing food tablet, no? At saka yung pahinga, pareho ang mag-asawa po dapat ay ginagawa yon. Pero mas matindi ang disiplina dapat sa nanay. Opo, tsaka po yung mga pagkain do kasi. Hmm. Dati po kasi mahilig po akong magkape. Yun po yung isa sa mga paborito ko. Oh, acidic. Opo, inumin kape, malalamig, ganun po. Yun po yung mga favorite ko dati. Pero nung nag-start na po akong magseryoso talaga kasi po, ano na po, 30 na po. Magta-30 anyos ka. Opo, pati yung asawa ko, sabi ko po, patanda po kami, hindi po kami pabata, kaya kailangan po talaga na ano, mabuo kami isang pamilya. So, baby na lang po yung kulang. Kaya yun po, nagseryoso po ako, tinanggal ko po yung mga soft drinks, maasim na pagkain, yun po. Tapos healing food po talaga yung tinitake. Okay, tapos wala ka ng puyat-puyat. Wala na pong puyat. Oo. Ayun. Mga gaano katagal kang nag-take ng tuloy-tuloy ng healing food tablet? Siguro po mga 3 months din po, mga ganon din po. 3 months? Okay. Tapos tuloy-tuloy ang pagsisipi.